looks smashing. Naku, hindi po. Ito, ang ganda. Okay, maraming salamat, Chris, sa ipagdalaw muli. Of course, hindi ako makakahindi sa inyo dito po. Ay, hindi talaga. Hindi kami titigil. Sa totoo lang, hindi pa ako talaga ready to back to work. Pero no, dahil thank sa inyo, Tito, ngayon ako game thank talaga you. Ako. Dahil we're celebrating, sabi mo nga, our first anniversary next week. Wow. Pero around this time, nagsimula po ang Fast Talk with Boy Abunda. Na, sabi mo, salamat. Dahil sa inyo, dahil sa inyong tiwala, dahil sa ating mga kaibigan, this is what it is today. Pero meron akong tanong, please sit down. Postpartum, really? Yeah. So, kumusta? Kumusta? How are you doing bilang isang bagong ina? I think it's both beautiful and hard. Because I believe in acknowledging the highs and lows of pregnancy and also postpartum. So, sa totoo lang, nahirapan talaga ako, Tito Boy. Hindi ko in-expect na ganun kahirap. I was enjoying my whole time being pregnant. Pero hindi ko alam na ang hirap pala pag nanganak ka na. Ang ibig sabihin nito, yung naririnig namin yung mga kwento na may mga crying spells, o minsan wala ka ng panahon magsuklay. Magsuklay, kumain, maligo. Yung skincare ko, wala na. Nakalimutan ko na. Talaga? Yeah. And I was, cesarean. Uh-huh. So, talagang, grabe yung pain. Grabe pala yung pain kapag talagang cesarean ka, yung recovery mo, ang tagal. Mm-mm. So, nahirapan din talaga ako, Tito Boy. Actually, nag-stop talaga. Everything stopped talaga. I stopped vlogging. Yung social media ko, wala ka nang mahalos makita. Kasi nga, parang nagbago talaga yung mundo ko. Okay. Yun yung lows na sinasabi natin. Okay. Ano naman yung highs ng motherhood? Yung highs, syempre yung baby ko. Alam mo yun, kahit mahirap, kahit walang tulog, yung alam mong nandyan, may baby ka. Alam mo yung blessed ka with a child. Kasi not everyone naman nabe-bless ng ganito. Kaya very thankful talaga ako. Pero yun yung pinakamasarap na feeling na kapag nakikita ko na hinahanap ako ng baby ko, very clingy siya sa akin, umingiti na siya sa akin. Kasi ngayon, nag-react na siya. Na-recognize niya na ako as a mom. So, yun yung parang balik na happiness. You know, I was talking to a close friend of mine. Sabi na sa akin, and this is scientifically proven, mga athletes, do you realize na halimbawa you're a runner or you're a basketball or volleyball player, pag nagkaroon ho ng baby ang isang babae, and when they come back stronger, smarter, yeah. Yung iba daw talaga ang baon. And that's contrary doon sa aking paniniwala na ay baka naapektuhan ang kanyang laro bilang atleta. Hindi daw. Naiiyak ako. Oo, you will come back stronger. Yeah, actually, na-realize ko na sabi ko, strong ko pala. Oo. Kasi akala ko noon dati parang, akala ko ito na yung kaya kong gawin. Pero pag naging mommy ka pala, grabe, lahat, willing ka talaga gawin na kahit wala kang tulog, tapos talagang lahat isa-sacrifice mo. So hindi ko lang akalain na ganun ako ka-strong. I'm looking at you, I'm listening to you now, Chris. Parang excited tuloy ako dun sa mga possibilities na magaganap bilang nanay, bilang tao, bilang aktor. Mm-mm. Oh, I'm looking forward to your next material. Oo, iba na yung, di ba? Iba na yung baon. Okay.